And what's up mga kaalay? Magandang umaga sa inyong lahat yan. Kumusta kayo lahat yan? Sana nasa mabuting kalusugan kayo ngayon at walang anumang sakit. So, welcome back dito sa panibagong YouTube channel natin. Ngayon, kung bago ka pa sa YouTube channel mga kaalay, papindot na lang yung notification bell at subscribe na rin ulit para update kayo sa susunod pati mga video. So, ngayon mga kaalay, pasensya na kayo kung matagal akong hindi nakapag-upload ulit. Gawa ng hinihintay pa natin itong mga project natin na darating. So mayroon namang dumating na. Doon pa din naman to sa ginagawa ko nung nakaraan sa ground floor. So ngayon mayroon tayong uunahin na nararas natin, screen door. Mamaya after nito, bibili tayo ng mga materialis doon sa awning at saka sliding na naman. So ipakita ko sa inyo ngayon mga kaloy, update lang. Mayroon mong video nito na ang Plymouth door. Ito naman kulay brown na naman itong ginagawa natin. Ang gagawin natin, dati white yun, di ba? So ganun pa rin naman natin ang gagawin mga kaloy. Pag-prepare natin, parang inuulit ko lang ito ngayon para lang ma-master ninyo ng maayos, ano? So ngayon ito, napuputol na natin. Umpisa na tayo. Pinutol ko ng saktuan na yan, gagawin na lang natin kantumisan na lang, tapos magbabracket hanggang sa mabuo, no? So ngayon, tulad na sinabi ko sa inyo lagi, na bago natin kantumisa yung makina, putol na lahat yan ng diretsuhan, bracket natin, putol na rin, di ba? So ang gagawin na lang natin dito, pag 45 degrees na lang. So 45 degrees na natin ito, i-ano natin yung makina natin. And ipitan lang maayos yung makina natin para hindi magbabago yung pagka 45 degrees niya. So, unahin natin pagka tumisa itong crossbar mga kaloy, itong divider. Ito. And, putol na yan. Kailangan kantumisahin itong magkabilang paligpit. Kasi tulad na sinabi ko sa inyo dati, kailangan na tantumisa rin yan para maganda talaga tingnan. Para hindi magbago yung pagkan, mabawasan yung aluminum natin mga kaloy, kung magtantumisa tayo, tama-tama lang doon dulo. Yan, tulad yung magsisilip naman natin, di ba? Kaya huwag biglayin kasi kakapusin, di ba? Kasi ano? Tintin lang natin. Tama na yan, basta umabot sa pinakadulo, tama na yan, nakaganyang koruma na yan, di ba? Kabilaan yan. Ayan. Kabinapin. So, tuloy na natin itong, kasi may panibagong katumisa ka rito mamaya sa crossbar. Di ba? Tama lang talaga
natin, mga kaaloy, kung tama itong cruise bar natin. Ayun, tamang tama lang. Medyo angat kunti. Kailangan natin kalangan, mga kaloy. Kailangan diretso yung ano natin. Kailangan natin basahan. Kailangan diretso yung direct, lapat yung ano natin para hindi magbago yung ganito mesa. Yan. Kasi pag hindi lapat yan, magbabago eh. Tuloy lang yung video na ito, mga kaaloy. Tara lang naman may update sa araw na ito. Kung saan yung video na ito. Pagkang tumisa hanggang sa mabuo, kung sabi, sa pag naputol, di, panibagong video na lang yun, ano? Pinakita ko lang sa inyo dito yung actual na pagkang tumisa. Mayroon siyang hamba na tubular na 1x1. Ang purpose kasi nito, tumatama kasi si doorknob, so kailangan natin palayuin yung pinto. Pero pwede naman gumagawa tayo ng ganito na walang hamba kung malayo yung doorknob, di ba? Kailangan pang nagsukat kasi tayo ng screen door, doon pala sa pagsukat natin, alam na natin kung tatamaan o hindi, di ba? Kung hindi na natin kailangan hamba, di, oh, hindi na natin lagyan. Purpose lang sa ano, walang may tatamaan, di ba? Nasa inyo naman kung anong gagamitin yung hamba. Pwede 1x2. Sa akin, ginagawa ko itong 1x1 para doon sa baba, hindi aangat, hindi rin papasok yung lamok doon sa baba. Kasi kung yung 1x2 natin, lalayo na doon sa may step ng main door natin, papasok na yung langaw, kaya lamok. 1x1 lang para lapat siya. And kaya 1x1 lang yan. So, ngayon, ulitin natin yung makina natin. Magkantumisa tayo doon sa sintro. I-diretso natin to. Yung sa divider. Nakantumisa na natin lahat yan. Tapos nito, luwagan natin ito uli. Tumba lang natin, isagat lang natin na gano'ng mga kaloy kasi nakasit na rin kasi ito ng 45 degrees na nakatayo, di ba? Pitan lang natin uli. Ito yung katumisang patagilid. Patayo. So dito mga kaloy, may kinaltas na ako dyan. Ito meron tayong retaso na ano. Pinakita ko na rin sa inyo ito. Tinanggalan natin yung crossbar. Tinanggalan natin magkabilang palikpik yung divider ito, tapos i-pattern muna natin siya rito sa ano na, pumapasok muna siya dyan, diba? Ganyan. Bago natin siya, ano, kasi hindi natin makuha ang kantumisa yan kung diretsoy natin.
kailangan sakto yung ano natin yan para makuha natin yung pinakadulo rito ng kanto. Ha? Yan. Unti-unti lang natin hanggang sa maaptinan lang natin na hindi dumiritso dito makina natin kasi pwede maputol yung aluminum natin. Ayan. Putol tayo, mata natin dito sa dito tayo banda para makita natin kapaside tayo kung sa ganyan. Hanggang sa maabot yung ano, tawag dito yung kaltas natin, di ba? Try natin itong crossbar natin. Yan, itatry natin mga kaloy kung lapas siya para kung kulang pa, bawasan pa natin. Ayan. So, lapat na. So, tama-tama lang yung pattern nga natin. Kailangan natin yung pattern na ano na yun bago natin katumisayin, ano. So, okay na itong isa. Pangalawa. Lapit na! Kasi pwede na dun. Ay, may ano lang mga kaloy, may dumating lang na kalaban. Kulang kunti sa kanan. Kailangan malapat natin ito. Importante ito malapat natin. Lapat na. Kabilaan, lapat na. So ngayon, proceed tayo sa pagbabracket mga kaloy. Kung may oras pa. Pause muna natin mga kaloy. Ano saglit para malingpit natin ito. And since yan na kayo mga kaloy at sabi ko nga ano, hindi ko tulin pero pinutul ko na rin kasi mahaba pasyado pagka isama natin yung paglilinis ng mga aluminum tsaka pagbubutas yung bracket.
saka yung pagtatanggal ng mga ribaba. So yan, malinis na lahat yan. Kailangan bracket na lang tayo. Kailangan kasi bago tayo mag-bracket, kailangan lahat malinis, pati yung bracket natin, ano? Para tuloy-tuloy tayo magbabarina. Yan. Ito pag-bracket sa loob, ano lang tawag ito? Marking lang, huwag natin ituloy yung barina. Itong pangloob ko, dalawa yung bracket, yung panglabas ko, may bracket na may butas na yun, oh. Yan, oh. Yung panglabas yan. Pero yung pangloob ko, wala pang butas yan kasi kailangan dito tayo mag-umpisa magbutas loob ko. Para tapat yung bracket. Yan. So, ganyan lang pag nag-bracket, diba? Lagi nyo lang ano eh, na hindi tayo ma-aksidente yung kamay natin, isisip natin lagi. Kung may pwede tayong pangkalang dito na kahoy, mas mainam. Ay, sa labas na mo, walang problema yan, katumagos yan, di ba? Yan, yung panglabas natin. Bait rin lang natin. Dito tayo mag-reset sa labas. Yan. So, ganun din gagawin natin sa kabila, mga kaaloy. Double bracket. Ayan na yun, no? Double bracket. Naka-double bracket natin, diba? Ito may butas. Yan. Marking lang. Huwag kayo matakot sa barina. Kung sakto-sakto naman yung rivets natin, hindi delikado. Ganun lang, oh. Markingan lang natin siya ng para tumapat lang sa butas. Kasi kung lapis lang yung i-marking mo dyan, pwede magbago, di ba? Ingiti yung ano natin pag hindi lapat. Ingiti yung trabaho natin kapag hindi siya sagad sa dulo yung bracket natin. Yan. Tapos, panglabas yung may butas. Maganda yung malinis na yung bracket natin para tuloy-tuloy, diba? Medyo mahaba-haba na video natin ngayon, mga kaloy. Dito lang binubura ko kasi ibang video ko pala. Kaya pala naputol dati. Nagtanggal ako ng mga in-upload ko. Yung mahaba na naman siya ulit. Para hindi kinaya ng memory. Yung di magandang tempo ngayon, mga kaloy. Nag-uulan. Ayan. Dalawa na. So itong panggitna natin, ito na yun, yung may pattern tayo, kaya kailangan rin natin ito pag hindi natin tinatapon ito. Yan, dito tayo banda sa mag-rivet sa may bandang ano, yung kung saan yung loob ng screen natin. Doon natin talikod yung, naku, mahaba pa yata yung, sinsya na mga kaloy, medyo mahaba, mali yung putol ko. Tula muna natin, ano? So pupos muna natin. Sinsya na mga kaloy, mahaba yung bracket natin kaya pinutulan muna natin. So yan, dito tayo balik tayo sa dito yung harap yung bracket natin. Ayan, sakto na. Mali kasi yung natapat dulo sa isang guhit ko, mga kaloy, iba pala yung guhit. Habang kakapit ha, gagawa pala tayo, kakapit. Tinimplahan ako ng kapinan ako. Ayan. Ah, sarap. Sarap pagkape, mga kaloy, pag ganito mag-ulan-ulan.
kailangan ng pattern. Kaya yung pang-pattern nga natin, ito hindi nga natin tinatapon agad yan. Kasi kung nag-bracket ay kailangan pa rin yung pattern para makuha natin yung lapat niya, di ba? Yan. So, dito simple na ito mga kalay. Kanina, habang nagpupatapos putol, hindi ko na pinagkita sa inyo yung pag-bracket nung isa kasi pareho lang naman kung anong bracket natin dito, ganun din sa kabila. Habang pinuputulan ko yung aluminum kanina, ay yung bracket. So yan. So magdali mag-assemble ng pinto, screen door mga kaloy. Loob ang ano natin, rivets agad para matibay. Yan siguro sa pagsalpak nito mga kaaloy ng ano mamaya separate na lang natin yon yung pagsalpak ng ampume sa pag-screen. Ito dito lang muna tayo sa pagkantumisa at pagkasimbol ba? Baka hindi na magkasiyasano. Tapos hindi na magkasiyas sa video. Mahaba na masyado. Ikot-ikot lang. So dito, shoot natin si ibabaw mga kaloy bago natin itaob para hindi mano, hindi madispalinghado yung trabaho natin. Yeah.
Tama lang mga kaloy. Kailangan na ipipress doon natin kunti ito. Balikarin natin. Ilang minuto na ba mga kaloy? 30 na. 36 na. So tama-tama lang ito mga kaloy. Ito na simbol. Mahaba-haba itong video na ito mga kaloy. Sana panoorin nyo hanggang dulo. Hindi yung mahirap pag walang malaking lamisa mga kaloy. Maganda kasi gumawa ng gayon pag malawak yung may malamisa ka, may pwisto ka. Tatayin ng 40 minutes ah. Mababang video ito. Eh hindi pa naman ako marunong pa mag-edit mga kaloy. Pinag-aralan ko pa mag-edit-edit ng raw mix yung oras natin. Saka natin mag-edit pag may editor na tayo, no? Thank you.
malapit na. Kailangan natin para sumagad. Medyo baloktot yung aluminum ah. Medyo ano yung bingkong konti ng ano yung mga alloy. Yung frame natin kaya hindi siya nakuha ang ano. Kaya namang hatapin yan. Kaya naman natin idiin. Hindi may iwasan sa aluminum na may mga bingkong eh. So, mamaya mga kale, abangan nyo na lang yung ano, isiparate ko na lang yung video yung pagsasalpak ng ano nito, mga amplimis at saka yung ano nito, YP200, pati yung pag-i-screen, ano? So, ito lang muna dito sa pag-assemble natin, sa pagkatumisa, saka yung sa pag-assemble ko ng hambas. Hindi ko na ipakita sa inyo yan. Importante naman itong ano natin, itong pag-asimbol dito at saka yung pagkatumisa dito. So yan, hanggang dito na lang itong video na ito mga kalay. Salamat sa inyong lahat yan sa panonood. Sana panoorin niyo ito hanggang dulo kasi may mapulot kayong magandang aral dito. So yan, salamat sa inyong lahat. Bye-bye!